Dear Ate Dar, ako pala si Katarina, tubong Island Garden City of Samal. Ang istorya ko pong ito ay nagsimula noong may nakilala ako sa public place sa Davao. Nang sinamahan ko ang auntie ko na kumuha ng NSO at iwan ko na lang siya pag andun na kami sa place. Nagstay muna ako saglit to make sure that my aunt is safe at nakapila na. Until one guy approached me and said, "Hi miss, are you alone? By the way, I'm Luigi. Can I get your CP number?" Andito ako para samahan pinsan ko. At dahil bored ako sa buhay ko that time Ate Dar, binigay ko sa kanya CP number ko. Sa palagay ko, hindi naman po siya bad guy Ate Dar. And we texted at nalaman namin that I'm 3 years older than him. And he confessed that he liked me at first glance daw po. Okay naman po sa akin na maging friends kami ni Luigi. Pero nang di ko alam, Luigi gave my number to his cousin na sinamahan niya that time sa NSO. One day, may nag-text ng hi. Siyempre, lagi nating reply sa mga nag-text na di naka-register yung number is, "Hello, where did you get my number?" He told me naman that Luigi gave my number to him. Nagalit pa talaga ako noon Ate Dar, kasi di nagsabi si Luigi na ibibigay niya number ko sa pinsan niya na walang pahintulot sa akin. Ang dami ko pang sinasabi that time. Tapos, sabi ng kasi ni Luigi, "Kung ayaw mo, hindi naman ako namimilit with strict typing. Ang dami mo namang sinasabi." And then I was shocked. Siya lang kasi yung makikipag-textmate sa akin na hindi namimilit. Nasanay kasi ako Ate Dar na kinukulit lagi ng ka-textmate. Tapos siya pa yung stricto. At dahil parang na-challenge ako sa kanya, sabi ko, "Sige, payag na ako. Tell me about yourself," sabi ko. And he said, "Akala ko ba ayaw mo? By the way, I'm Francis." "Yun lang?" tanong ko. Sabi niya, "Oo." Sabi ko pa sa sarili ko, ang boring naman itong kausap. Isang tanong, isang sagot po siya Ate Dar. Kaya ako lagi nag-o-open ang topic at nagtatanong sa kanya. At nalaman ko na magkaedad lang kami and he is an architect. Francis is a serious type of person at ang hirap niyang patawanin. Pero may power ata ako sa pagpapatawa Ate Dar. Nahuli ko rin kasi yung kiliti niya. Hanggang sa we decided to meet up na sa People's Park. At lagi niyang sinasabi na hindi siya gwapo. Pero sabi ko, di nagmamatter sa akin ang looks. Kasama ko ang mama ko that time at pamangkin ko. Siya naman, kasama niya ang bunso niyang kapatid na babae. When we met, ay nagwapuhan po ako sa kanya Ate Dar. He is tall, dark, at talagang may tsura. Para siyang isang upa na dark version. Usap-usap kami that time. Ang gwapo niya po pag tumatawa. Nag-meet nga din sila ni mama. At dahil dun, ako po yung unang nahulog sa kanya. I confess to Francis. Kaso, ayaw niyang maniwala. Amaw daw ako o abnormal. Nasanay kasi siya na lagi akong nagbibiro sa kanya. Amaw or abnormal na tawag sa akin. Ang sakit lang na ayaw niyang maniwala. Sabi ko pa, "Kung ako ba manliligaw sa'yo, sasagutin mo ba ako, Mau?" Mau na kasi ang tawagan namin kasi sabi niya, abnormal daw ako. Sabi niya, abnormal ka talaga. Pumupunta naman lagi si Francis pag di siya busy sa work. Minsan, kasama niya bunso niyang kapatid. Pumupunta sila sa bahay. At nagustuhan naman po ako ng kanyang kapatid. Pero, dahil sa palaging pagbibisita ni Francis sa bahay, meron pong nangyari sa aming dalawa. Pero hindi ko po pinagsisihan yon, kasi mahal ko na po talaga si Francis. Hanggang sa nasundan ng nasundan ang pangyayaring iyon, at mas lalo ko pa siyang minahal. Kahit di niya sabihin, ramdam ko na mahal din niya ako. Pero, naawa na din ako sa sarili ko. Kasi wala akong pangahawakan, dahil wala nga kami. Kaya nag-decide na ako na putulin na ito kahit sobrang sakit. Sabi ko sa kanya na, "Mau,
Nahihirapan na ako. Hindi ko alam kung ano ako sa'yo. Sabi niya, Namaw, gusto kita. Masaya ako pagkasama ka. Ayaw ko lang na darating ang araw na mag-aaway tayo dahil sobrang busy ko sa trabaho. Ayaw kong isumbat mo yun. Masakit din naman sa akin na ganito tayo. Pero di pa ako ready sa commitment, Mau. Naiintindihan ko din naman siya. Di naman biro yung work niya. Halos wala pang tulog. Pero sa akin lang, bakit di niya itry? Ang advance naman niya. Kaya sabi ko sa kanya, Namaw, bye, sabay iyak ng iyak. Sabi niya, sige Mau, di kita pipigilan kung yan ang desisyon mo. Iyak ako ng iyak noon, Ate Dar. Nagdaan ang mga araw, linggo at buwan para na akong baliw, kakaisip kay Francis kung bakit ganon. Hanggang I met my husband. Una, parang panakipbutas ko lang siya para ma-divert yung nararamdaman ko kay Francis. Pero, unti-unti naman, natutunan ko din siyang mahalin. Almost 2 years din kami ni Hubby bago ako nabuntis. Until may nag-text sa akin na, Mau, nagulat talaga ako Ate Dar kasi lampas isang taon na may nag-text sa akin ng ganyan. Nag-reply ako na, Oh Mau, kumusta? Sabi niya, okay lang daw at miss niya na daw ako. Di ko pa sinabi sa kanya na buntis ako. Dami niya pang sinabi nun Ate Dar. Napaiyak na naman ako. Tapos sabi niya, ready na daw siya sa commitment. Mau, bakit ngayon pa? Alam mo bang umiiyak ako ngayon? Alam mo ba na noon ko pa yan gustong marinig sa'yo? Kaso Mau, huli na ang lahat. Alam mo bang buntis ako ngayon? Iyak talaga ako ng iyak noon Ate Dar. Sabi niya, huwag ka umiyak. Makakasama yan sa baby mo Mau. Sorry talaga, nahuli ako. Nagtitext pa kami that time. Kinakamusta ako. Until nag-change na ako ng number. Mahirap na. Baka mahulog na naman ako sa kanya. Ngayon po, focus na ako sa pamilya ko. Minsan, sumasagi pa rin si Francis sa isip ko. Pero hanggang doon na lang. To Francis, Mau, masaya talaga ako na nakilala at naging parte ka ng buhay ko. Sana, mahanap mo yung taong iintindihin at mamahalin ka ng totoo. Hanggang dito na lang po Ate Dar. Maraming salamat.